Actually, yung it's an achievement actually for me. It's an accomplishment as well as an opportunity that I can pass na nakasama po ako sa AltG Records, which is one of the labels here we have in the Philippines, no? Actually, yung it's an achievement actually for me. It's an accomplishment as well as an opportunity that I can pass na nakasama po ako sa AltG Records, which is one of the labels here we have in the Philippines, no? And being an independent artist for more than 20 years, na-experience ko na rin ho lahat na pwedeng ma-experience na isang artist as far as being independent, no? So, mula dun sa paggawa ng kanta, pag-record, paggawa ng video, hanggang sa pag-promote sa social media, sa kung ano-ano pa, nagampanan na rin ho namin yan. And now that I am signed under AltG, naramdaman ko rin ngayon yung difference, no, na mas iba po yung magiging reach talaga ng isang artist kapag ito ay nakasign sa isang major label, which I believe kahit po dati, goal naman din po namin yan na kapag nagkaroon ng chance na merong maging interesado na label, make it a point na kung kaya mo i-take, sige, go. Wala naman din mawawala eh, di ba? It's an opportunity. So, isa sa mga napansin ko na talagang magandang reach niya kasi is, of course, yung pagkalap nito sa mas maraming tao sa masa, 'di ba? Kasi lahat pa rin kahit papaano nakakapakinig pa rin 'yan ng radyo, 'di ba? Pag sumasakay ng bus, sumasakay ng jeep, meron pa rin mga nagpapatugtog diyan na mga drivers natin ng radyo. So, yun mga yun minsan hindi naman yun makikinig agad ng Spotify or hindi naman makikinig agad sa YouTube. So, napakalaking bagay po sa amin yun. Actually, kahit kami mga musicians, kinikilig pa rin kami pag naririnig namin yung mga kanta namin na pinapatugtog sa radyo. So, yan po, talagang sobrang magandang opportunity po for any musician or any artist na maka-sign sa isang major label. So, as an independent artist, I was already able to make two independent albums with my band, Fusebox. Okay? So, yung una naming album is our self-titled album back in 2005. Okay? And then the second one, also an independent release, that's animated, also with Fusebox in 2011. Okay? Ayun. So, yun. And then after that, syempre, nandun na nagta-transition na tayo ngayon sa digital. So medyo nauuso na ngayon ulit yung pa-single-single lang kasi medyo fast-paced na talaga ang pag-release ng mga kanta. So after that, puro mga single na. So I think I had about maybe two other singles with Fusebox. And then nung naging solo, nag-gear na ako towards my solo music, I think I released already three or four on Spotify as Abby Clutario. And then this Ayun. one, this At Tadhana actually is my first cover single. Yan yung una kong cover single under Ay, AltG. so the yung mga una all original yan. Yes, all Yes, and original. Yeah. So actually, ang may kasalanan nitong lahat ay si Sir Kenny Sanchez. siya ang ating ASA. sisihin natin siya. Sisihin natin siya sa AltG. Okay. So actually, ang just a short ano siguro ako, ano, actually si Sir Kenny matagal ko na rin siyang kilala because minsan nagkakasabayan kami ng gigs do sa aming mga banda. So he knows what kind of music I was doing. And then nung nalaman niya na eto nag-explore na ako sa music ng Chapman, sabi he invited me for a spotlight episode for GMA. Sabi niya, sige, ano muna to, let's try Tadhana.
Tapos sabi ko, oh nga, no, maganda yung tadhana. Kasi before, usually pag sa events naman, kadalasan isa yan sa mga request. Mga request yan. So I play it on the piano. So sa, or either I will pang, sing it on... Ano, pang emote kasi, pang ano. Yes, pang very laid back. Pang, okay, very pang wedding-y, ano, oo, diba? Yes. So sige, parang maganda. So may konting challenge kasi I've never tried it on the Chapman stick. Sabi niya, maganda yun. So Chapman stick, i-try mong i-areglo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay. And so I did. So so yung ginawa ko is actually supposed to be just a one time thingy, okay? For some reason na iparinig niya ito sa kanyang mga ka-team hanggang umabot sa GMA Music at nagustuhan naman nila. Thank goodness at nagustuhan nila. Ayun. So pinaayos para maging isang single na totally na may kasamang video, kaya yan ang kaya naging tadhana ang aking first release dahil sa dahil kay Sir Kenny at saka sa AltG. Ayun, ang ganda nga naman kasi. Yes, and in of fair, course, ano yun? Oo naman, parang sabi ko, bakit ko ba tatanggihan? Eh, yung tadhana, it's already, already a beautiful mm-hmm. song. Yan, correct. Ba? So actually, yan, yung mga magagandang abangan natin is meron pa akong isa pang cover song under AltG na i-release na rin very, very soon. Mm-hmm. So meron akong nakapila, and then later, after that, mag-uusap ulit kami, pero ako ang, personally, my plan is to release another series of original ones, okay? Kasi meron talaga akong mga naka-ano na, mga kapareho rin ng tadhana ng mga hugot songs. So, pero puro original. So, nakasama rin talaga ang Chapman stick doon sa mga originals na yun. So, yun ang excited din ako. I'm hoping to release all of these singles this year. For 1 to 2 years, ako siguro ang gusto ko talagang I want to really put my music out there because doing, you know, performances for almost 20 years, hindi pa rin naman talaga lahat napapakinggan yung nagagawa ko, 'di ba? And right now, of course, we're on the digital age. Ang isa sa mga fastest way to have that listened to is for it to be on Spotify, to be on YouTube, to be on those digital platforms. So, I'm hoping na magampanan ko lahat 'yon. Of course, you still have to put time and effort for that, to record and to mix it and master it and put it out there. So, yan, lahat 'yan ay goal ko pa rin na whether it be a cover song or a rendition of any song using the Chapman stick or even my original songs, that's really my target for the next couple of years for it to be released on digital platforms. Long term, of course, everybody naman as an artist wants to have that legacy, no? Tinuro yan sa akin ng isang mentor ko rin sa music, si Sir Dennis Garcia, no? Sabi niya, basta pag may ginawa ka, record mo na, put it out there, it's your legacy, sabi niya ganun. So that word legacy stuck on to me, no? And for you to be able to put to be a legacy, kailangan kahit papano maipasa mo siya, 'di ba? So whether it would be on a recorded material or if you can pass your knowledge to somebody else, di ba? How you can share your knowledge, your talent to somebody else. Sa malaking bagay na yon to maging para maabot mo yung goal mo to have that legacy, no? So siguro yun ang aking, of course, yung goal ko sa ano, long term.